Sabi niya rin yung ang ibig sabihin ng pangalawa, kaya lang, Jesus ay kumap, Jesus ay mahirap. Pero mas gusto mong gawin yung sentang lupa. Nais kong gamitin yung salita, ano? Huwag nang kapag-uwari. Hindi niya tinakasan. Ang pagiging buka. Hindi niya tinakasan ang pagiging buka. Kaya mga tao kasi marami ginagawang pamamaraan para takasan niya yung kanyang kahirapan, yung kanyang kalatayuan. Kaya po may mga tao po minsan na nagugumon sa pinagbabawa na gamot. Minsan tayo tatakot, bakit baga ang ganda-ganda na ng buhay ng tao nito? Kung minsan bakit gumagamit na pinagbabawa na gamot? Baka minsan ganda kayo, nangihirap na ngayon tao nito. Bakit kayo po kayo nagugumon sa pinagbabawa na gamot? Kasi akala niya, kapag makainom siya ng pinagbabawal na gamot, manatakasan niya yung kanyang pagiging mahirap. Yung iba, nagiinom. Nagiinom. Kasi alam mo bakit? Gusto niyang takasan yung kanyang problema na inaarap. Yung binulunod niya yung kanyang sarili. Kasi gusto niyang takasan yung kanyang kahirapan. Kahirapan man sa buhay o yung kahirapan na kanyang dinaranas o yung problema na kanyang hinaharap. Pero si Jesus hindi niya pinakasa ng pagiging buha. Pangapat, hindi siya independent. Hindi siya tawagin natin yung kanyang sarili. Siya ay umaasa palagi sa Ama. Sa isa po sa mga tema na mensahe po ng Santo Papa, anong sabi ng Santo Papa? Kung yung maalala yung we have to be one against the new colonization or ideology. No? Yung mga bagong pag-sakop ng ideolohiya. No? Bagong kaisipan ng ideolohiya. Umaasa palagi sa Ama. At kumisan po yung ideolohiya, ng mga Westerner, ano? No? I am the captain of my soul. I am independent woman. No? Ako lang ang may karapatan sa aking katawan. Kaya yung tinatawag po natin pro-choice, yung pro-choice, maganda pakinggan yung pro-choice, di ba? Pero yun ay, kalaban ng pro-choice ay pro-life, no? Kung tutusin yung pro-choice ay, kung mapansin natin ay anti-life. Kaya hindi nila ginagamit yung salita ng anti-life. Kasi bakit? Pakitang nagpahinggan. Kaya ang gamit nila ay pro-choice. Pero ano niya sabi talimitan ng mga pro-choice? Eh, hindi. Katawan mo niya. Bahala ka niyan kung gusto mo sa katawan niyo. Kahit magpa-abort ka niyan.
Commission yan, kasi katawan mo yan eh. Hindi, no? Umaasok ka lagi sa Ama. Sabi ng Ama, no? Ma, hindi dapat ng pabor. Si Jesus, palagi niya kinakausap ang Ama. At ang ginagawa niya lamang ay ang sabi ng Ama. No? Kaya, hindi na wala na wala na tayong kalayaan. No? Pero nasa atin pa rin yung pagpili kung pipiligin natin ang Diyos, Ama, o ang pagsunod o ang paglabag sa ating Diyos. Pero dito, umaasa palagi sa Ama. Kasi yun yung pagsunod eh. Ang umaasa palagi sa kanya. Kaya kapag sinabi ng Diyos na, sige, magpapako ka sa krus. Eh, yung ginawa ni Jesus. Magpapako sa krusa. Kasi bakit umaasa siya sa Ama. Pagdusin po yung umaasa palagi sa Ama, no? Ang term na ginamit ko sa Inglese medyo, absolute dependence on the Father, no? Yung palagi at tanging umaasa lamang sa Ama. Pero hindi ko lang po din ay umaasa palagi sa Ama. Pang-5, ang kanyang mga himala, ang himala ay kalimitan sa mga mahihirap. Bagaman hindi nang hulugan na wala siyang pinagaling na mayaman, mayroon siyang pinagaling na mayaman, yung anak ng synagogue leader na si Jairus, mayaman mo, no? Kasi hindi ka naman pwede maging leader ng sinagoga kung ikaw ay mahirap ng panahon na yun. No? Yung mga itinuturi ng mga leader pa na yung mga may kaya. Pero marami sa kanyang himala ay sa mga mahihirap. Narinigin po yung salitang evangelical virtues. Narinigin po yung evangelical virtues. Narinigin nyo ba yan? Hindi nyo pa narinig yung evangelical virtues. Cardinal virtues. Ano ang cardinal virtues? Ano yung 7? Cardinal virtues. Ang cardinal virtues, yung 7 cardinal virtues, ito yung po ata yung 7 gifts of the Holy Spirit, ano? Okay. Pero yung evangelical virtues, evangelical, ang theological virtues ay ilan? Tatlo. Ano yung tatlo? Faithful and charity. Evangelical virtues, ilan? Ano yung evangelical virtues? Kasi iba, minsan naririnig natin yung mga salitang yan eh. Hindi natin alam. Evangelical virtues. Pag sinabi natin evangelical, evangelical, ano yung sinabi evangelical? Oh, so kapag sinabi natin evangelical ay yung ebanghelyo, yung ebanghelyo ay mabuting balita, no? So,
Pero kapag sinabi natin evangelical, kalimitan, ito yung mga, kapag sinabi ng evangelical, ito yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. Ang katangian ng mga nagpapahayag ng mabuting balita. So, ito ay kalimitan ginagamit ng mga pari at ng mga madre. So, tatlo. Ano yung tatlo ito? Okay. Chastity. Obedience. Poverty. And poverty. Okay. Sinasabi ngayon dito ng dokumento ng simbahan, yung hamon na ipinapahayag natin kapag sinabi ng simbahan ng mga luka, Ama, ay hindi lang ito ipinasok ngayon so para lamang sa mga pari at mga madre, ngunit para sa lahat, but this is also an evangelical poverty, an evangelical virtue, na ang pagiging luka ay isang evangelical virtue. Hindi mo kinakailangan magsuot ng habito para maging tagapagpahayag ng mabuting balita. No? Kahit na sa iyong pagiging mahirap, pwede kang magpahayag ng mabuting balita dahil ipinapakita mo. Kaya mo yung image ng, ng taklobang, very powerful. Very, very powerful. Kasi bakit? Yung mismo image pa lamang, no? Ay, subject matter for evangelization ng agad? No? Saan ka nakakita ng anong papa ay nakakabote? Nagmimisa. May nakita na ba kayong... Only in the Philippines. Dapa? Oh? Only in the Philippines. Never! Never! Never na nakita kayo ng papa na nakakabote na nagmimisa. Only in Tacloban, Philippines. Diba? Evangelical virtues. Kaya ano sabi nga, yung kabote ni Papa ay in-spray. No? Eh, sapagkat yun pa lamang, no? Eh, makitang virtue. Eh, kapag mo ang Papa natin ay makamayaman, no? Eh, siguro hindi na siguro pupunta ng Tacloban yun, no? Alam niya may bagyo eh, no? Kahit kung masabi natin na nakapangako siya, no? Pero because evangelical virtues. Evangelical virtues, no? Virtue. Pag sinabi natin virtue, ano ka kabaliteran ng virtues? Virtues? Anong kabaliteran ng virtues? Vice. No? So, anong pagpapareho ng virtues at saka ng vice? Anong meron pareho silang quality? Ang virtue at ang vice? Anong magpapareho sa kanila? Anong magpapareho sa kanila? Anong quality ang virtue at ang vice na meron? Paulit-ulit. No? Ang virtues paulit-ulit din. Pag hinali mo ng virtue yan, hindi ka lamang obedient ng isang beses. No? Ibig sabihin, obedient ka every time na ikaw ay nautusan. Kaya ang tawag doon ay virtues paulit-ulit. Na kaya kapag ikaw inasanay na paulit-ulit na ikaw ay obedient, then you have a virtue of obedience. So ngayon talang sumunod, ay hindi pa virtue yun. Sumunod ka, pero hindi pa yung virtue. No? Kaya ganun ang virtues, paulit-ulit, ganun din ang vice. Kapag sinabi yung vice na yan, kasi naging paulit-ulit na. No? Yun na lang masama yung vicio. Yung virtue, mabuti. Pero pareho silang paulit-ulit. Kaya yung sinasabi ng iba natin mga kapatid na mga hindi katoliko kasama yung paulit-ulit, mali yun. No?
kasi yung berto ay paulit-ulit na pagawa ng mabuti, you know? Kaya, bahagi yun na kung saan ay hindi yung masama paulit-ulit as long as it is maganda, you know? Kaya yun, evangelical virtues. Chastity, obedience, and poverty. Kung yun po maalala, yung po Church of the Poor ay kailan unang ginamit yung Church of the Poor? Noon? PCV2, very good. Galing, PCV2. Anong ibig sabihin ng PCV2? Plenary Council of the Philippines. Ano ito? Second, Plenary Council of the Philippines. Kailan nangyari ito? 1991. Okay. Ano ba yung Second Plenary Council of the Philippines? Kung may Second Vatican Council, yung Second Vatican Council ay kapulungan na pag-alahatan sa lahat ng buong mundo. Itong PCP po sa lahat ng Pilipinas. Ayan, Dayan Synod of San Pablo. Sa diocese lamang. Yung patas lamang na pinagbigyan ng pansin ng diocese ng San Pablo. Sino po sa inyong binigyan ng primer ng First Dayan Synod of San Pablo? Sino po?